What's up, boss? Ano-anong klaseng ingay ang maririnig mo, mga boss? Sa pagitan ng kaliwang bahay nyo at sa kanang bahay nyo. At sa tapat nyo, mga boss, at sa likuran nyo, pambihira. Preno? Yeah. No. Hindi pala marunong. Merong isang sikat na vlogger, mga boss. Para sa akin, sikat na vlogger yon. Nire-respeto ko yon, mga boss. Sa mga lahat ng ginagawa niyang content sa tuwing nag-upload siya ng video, napapanood ko. What's up, mga boss? What's up, mga boss? Check it. What's up, mga boss? What's up, mga Check boss? It. What's up, mga boss? Kamusta kayo, mga boss? Nawa po kayo ay safe ngayong oras to, mga boss, kung nasan man po kayo nandun ngayon. Ngayon po ay araw na ng Biyernes dito sa amin sa Canada. At 9:30 na ng umaga, mga boss. Maganda ang panahon ngayon, mga boss. Pero umuusok ang aking sasakyan, mga boss. Pinastart ko to eh. Tignan nyo yung kapal ng usok, mga boss. Kapag winter, ganun talaga siya kapag pinastart ko sa umaga. Check natin yung temperature, mga boss. Ngayong araw na to. Negative 2 lang, mga boss. Sakto lang. Di malamig. Walang snow. Malamig lang yung hangin. Konting-konti lang. Samanin niyo ako, mga boss. Magpatoka muna tayo ng alaga kong kalapate. Hindi ako nagluto ng ulam ngayon, mga boss. Kasi meron akong chicken galing sa isa nating kababayan. Punta sila ng ibang town. Sa medyo city. Malapit dito, siguro mga more than 1 hour ang travel. At may hinatid sila sa airport. Tapos may pasalubong sila sa ating chicken. Kaya hindi ako nagluto. Yung chicken na yun, kahapon, konti lang nakain namin ni Mrs. Kaya nakasave kami ngayong araw na to ng pagkain. O di ba? Let's go, mga boss. Sa camera ko medyo mataas eh. May snow pa rin, mga boss, syempre. Hindi naman makawala yan. Kasi winter season pa rin. O, sakyan ko, di ba? Mausok pa rin. Ito tayo. Nagkaroon na ng daan tong aking ano. Gusto. Isang basong tubig, mga boss. Para sa aking mga alaga. At pusik. Putik na yan. Nabukasan pa yung tubig, mga boss. Nakanang tokwa. Maiingay na sila. Ba't kayo nag-iingay? Hello, mga boss, andito na ako. May lock pa yan, mga boss, oh. Ginawa ko, kawad. Kamusta kayo, mga boss? Kamusta na ang aking mga kalapati? Yelo pa rin eh, oh. Tanggalin mo muna, mga boss. Yo. Pilipinas, ganito din ako.
Ayan din na sa akin bago yung may trabaho ko, tapos sa umaga nagpapatok ako ng kalapate. Sa Pilipinas dati nung nagtrabaho ako sa appliances eh. Alas 9 yung pasok ko, alas 8 pinapakain ko yung kalapate. Kain na kayo. Silipin ko lang itong pintuan nyo dito sa likod. Baka nabubuksan. Kain na kayo. At pag hindi, kayo kakainin ko. Joke lang mga boss. O doon na. Lipat na. Lipat na doon. Bye-bye. Ito tayo mga boss. Tatakot yata sa akin itong mga to. Ay, Diyos ko po. Ikan tayo sa loob mga boss. Takot yata yung mga kalapati ko sa akin. Pambihira. Tinignan ko lang yung pinto. Sa likod ko nabubuksan eh. Hindi ko pa maayos ngayon yun eh. Sa summer, ayusin ko na yun. Wait lang. Papalit ako ng battery mga boss. Malulobot na to. Wait lang mga boss. Let's go mga boss. Pasok na naman tayo. Hindi na ako nag-winter jacket mga boss. Hindi naman ganun kalamig eh. Let's go. Tahimik ng lugar namin, no? Tingnan niyo. Oh. Mga kapitbahay namin, hindi ganun kalapit sa amin. Yung mga space di tulad sa Pilipinas, no? Nakakamiss yung ano eh, dikit-dikit yung bahay, tapos yung alam niyo yung bahay niyo eh, isa lang ang bintana sa harap lang, tapos pagising mo ng umaga mga boss, oh. Kung anong klaseng ingay ang maririnig mo mga boss sa pagitan ng kaliwang bahay nyo at sa kanang bahay nyo at sa tapat nyo mga boss at sa likuran nyo, pambihira. Ganun yung aking kinalakihang lugar mga boss, sa Calamba City, Laguna. Shoutout sa inyo mga taga Calamba City, Laguna. Diyan ako pinanganak mga boss. Ko lang yung aking ano wallet. Tapos hindi ko pala dala, no. Hindi drive ako, wala lisensya. Huli. Ayo mga boss. Yun ang nakakamiss, no. Pass muna tayo mga boss bago pa ako malit, pambihira. Yun ang nakakamiss natin sa Pilipinas eh, no. Yung pagising mo ng umaga mga boss, yung bibili ka lang ng isang sachet ng 3-in-1 coffee mga boss. Paglabas mo ng bahay mo, may mga naguumpo kang sa isang tindahan. Nagchichismisan pala mga boss. Pinagchichismisan ka pala dahil hating gabi ka nang umuwi. Yun ang nakakamiss eh mga boss, no. Umbiya na ng patawa, tuloy ako eh. Yun naman ang totoo talaga mga boss, pagka yun yung kinalakihan mong lugar. Pero masaya mga boss kahit ganun yung lugar. Yung bintana namin ni eh, yung harap lang ng bahay namin. Kasi magkakadikit na kasi. Kaya pag uwi ko ng Pilipinas, yun ang pupuntahan natin mga boss. Kung saan ako lumaki. May kwento dun eh. Ayan yun.
sa araw ko kwento ko sa inyo. Kung bakit nasabi ko na papasyala natin yung dati naming bahay. Baka magkaiyakan pa tayo. Darating tayo dyan mga boss. Kayo mag-alala. Nakakamiss yung mga ganun eh. May mga ganung moment mga boss. Ano? Yung kinalakihan mong lugar ganun. Anong klaseng ingay maririnig mo, may nag-iiyak ang mga bata, may nagpupukpuk ng martilyo. Isa yun sa namimiss ko mga boss. Nung mga nagdaang uwi ko kasi mga boss, hindi pa kasi ako nag-start mag-vlog nun. Marami ako masasayang moment eh pag na-uwi eh, kaso hindi ko pa nabablog nun eh. Neto ko na lang na ano yun, na mag-vlog ako this year lang mga boss. Kasi matagal kong pinag-isipan eh mga boss itong pagpasok sa pagpa-vlog. At yun, that's masaya ako mga boss. Wait a minute, walang spot. Di gaya ng dati, dun ako sa may ano, customer's parking. Pasaway yun o mga boss ano. Di naman. Diba? Customer's parking. Customer is always right. Pero hindi ako customer. Pamilya. Empleyado ako sa loob mga boss. Ay, Diyos ko po. Sobrang luwag pala ng belt ko. Hindi ko nasigipan. Ayayin niya. Pangit naman ako. Pamilya. Malagay na nga dito sa loob. Sige mga boss, huwag na tayo magkaiyakan pa dito. Let's go! Itong baon ko mga boss ito. What if this guy is falling down? Tinitigan ko. Lalapitan ko. Mga boss. Napakasaya ko. Ngayong araw na to mga boss, napakasaya ko. Alam niyo kung bakit mga boss? Merong isang sikat na vlogger mga boss. Para sa akin, sikat na vlogger yon. Nirirespeto ko yon mga boss. Sa mga lahat ng ginagawa niyang content sa tuwing nag-upload siya ng video, napapanood ko. Hindi naman araw-araw, pero halos lahat ng video niya napapanood ko. At hindi ko ini-expect, hindi ko inaasahan na yung in-upload kong video kahapon, makaka-receive ako ng isang comment na galing sa kanya, mga boss. Pakita ko sa inyo, mga boss. Hindi ko talaga inaasahan, mga boss. Isa ito sa mga hinahangaan ko, mga boss. Hinahangaan ko na YouTube creator, vlogger, hinahangaan ko to mga boss. Marami na akong napapanood ng mga vlogger dito sa Canada. Isa ito sa mga malimit kong panoorin. Dami kong sinabi mga boss. Kasi excited ako mga boss.
sa dinami-dami ng YouTube creator, mabibigyang pansin ako magko-comment sa akin. Kaya napakasaya ko mga boss. Malaking karangalan yun sa akin. Sa tulad ko, nabaguhan pa lang sa pagbablog, pero may mga sikat na nakapansin sa akin. Para sa akin, sikat siya mga boss. Para sa akin. Si Tito Puto mga boss. Si At Puto Mendoza in Canada 2780 mga boss. Si Tito Puto to mga boss. Para maniwala kayo sa akin mga boss. Ayan o. Kaya gusto niya mga boss, nagbabasa talaga ako ng comment. Ayan o. O. Tanyo. Si Tito Puto to mga boss. Pinapanood ko to. Gusto ko yung mga binibitiwan niya mga salita dito. Kasi para sa akin mga boss, ano yun eh, real talk talaga siya pag nagsasalita mga boss. Yung kung ano talaga yung na-experience sa mga iba nating kababayan, o kung ano yung na-experience niya, kung meron man, talagang in-explain niya ng maayos. Kaya sabi ko, isa ito sa mga inahangako na pinapanood ko talaga. Tito Puto, maraming salamat po. Galing sa puso ko, maraming salamat po. Dahil napansin po ninyo ang aking video at nag-comment po kayo, maraming salamat po. Isa po kayo sa hinahangaan ko na YouTube creator o vlogger dito sa Canada mga Tito Puto. Pasensya na kayo, medyo na excited ako eh. Kasi hindi ko inaasahan 'to. Nakakataba lang ng puso mga boss. Talagang ang gaan sa pakiramdam sa loob ko. Dahil hindi ko inaasahan talaga. May mga ilang vlogger na ako mga boss na nagko-comment ako. Pero okay lang kasi ano eh, alam ko ganoon naman talaga. Hindi ako nabibigyang pansin, hindi nakapag-reply sa akin, pero naintindihan ko yon. Kasi ganun naman talaga mga boss. Ganun talaga dahil minsan sa dami din na nagko-comment sa kanila, hindi ako nabibigyang pansin mga boss. Kaya nagpapasalamat ako kay Tito Puto na nabigyan niya ako ng atensyon. Tito Puto, maraming salamat po sa inyo talaga. At sana mapansin din ako ng mga viewers mo, mabigyan din nila ako ng pansin. Ulitin ko po, Tito Puto Mendoza in Canada, maraming salamat po sa inyo. Salamat po, mabuhay po kayo Tito Puto. Sana mapansin din ako ng ibang mga sikat na vlogger sa Pilipinas man o kahit saan mang sulok ng mundo na may vlogger na Pilipino. Sana mapansin nyo rin ako. Let's go mga boss. Uwi na tayo sa bahay. Sa bahay.
Let's go mga boss. Let's go. Mabulas. Bakit? Tubig. Bakit? Ah, tara. Nabulaw ka ako sa... Pasok, tara. Ay, oo. Bahay na kami. Nabusog kami, sobra. Laanin siya ko. At may natin pa akong pagkain. Tiningot ko na, sayang kasi. Mga boss, maraming salamat sa pagsama niyo sa akin sa buong araw na to. Maraming salamat po sa lahat ng nag-subscribe sa JP Noy TV. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, nawa po ay mag-subscribe na po kayo para makasama ko rin ngayon dito sa Canada. Muli po, magandang gabi po ulit sa inyo. Maraming salamat po ulit. At God bless po sa ating lahat mga boss. Paalam. Hiningal ako.